Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Circuit Analysis 1 at ang topic natin ngayon ay Methods of Analysis. Okay, let us discuss first current sources. Ang current source ay tumutukoy sa daloy ng kuryente sa branch kung saan ito matatagpuan. At ang magnitude at polarity ng boltahe sa kabuuan ng isang current source ay isang function ng network na kung saan ito nilalagay. Ito yung mga example kung saan if you are given multiple types of sources sa isang circuit, paano ba kinukompute yun? So, ito yung mga example na yun. So, let's have an example. So, sa problem number 1, find the voltage Vs and the current I1 and I2 for the network shown. So, kung makikita mo dito sa circuit diagram na ibinigay sa'yo, may given na isang current source at saka voltage source. Kasi before, ang laging kinukompute lang natin, may derivative isang voltage source lang and then pinakukompute yung mga current sa mga bawat component. O kaya, isang current source ang given tapos pinakukompute yung bawat current din doon sa mga component na yun. Ngayon, dito sa example na to, dalawang sources na, isang current source at saka voltage source. So, paano kinukompute kapag meron kang kombinasyon ng ganitong sources sa isang circuit? Okay, so sa problem number 1, pinapahanap ay voltage across dito sa current source na to at saka yung current na dumali kay input voltage and the current na dumali dito kay R. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang unang pinapahanap ay yung BS, yung voltage across kay I. So, kung mapapansin mo, sabi natin kapag parallel connection, ang voltage across sa bawat branch R equal. So, automatic na ang voltage across dito kay I ay equal sa input voltage, which is 12 volts. Okay, so ito yan. So, para makuha naman natin si I2, sabi natin, the voltage across each branch are equal kapag parallel connection. So, gagamit tayo ng Ohm's law. So, para makuha natin si I2, that will be the voltage across KR over ng R. So, yung voltage across dito ay equal sa input voltage mo. Kaya, E over R ang formula. So, 12 volts over 4 ohm, lalabas sa iyo doon ay 3 ampere. Okay? Tapos, gagamit tayo ng KCL para makuha natin si I1. Kasi kung mapapansin nyo, ang pumasok dito sa node na to ay si I. At ang lumabas doon, si I1 at saka si I2. Kaya, ang naging formula ay is equal sa I1 plus I2. Because sa KCL, sabi natin, current entering is equal to current leaving. So, ang pumasok si I at ang lumabas si I1 at saka si I2. Okay? So, para makuha natin si I1, itatranspose natin sa kabilang side si I2. Ang lalabas sa formula sa'yo doon, I1 is equal to I minus ng I2. So, we substitute the given data and the calculated data. Ang lalabas sa'yo doon ay 7 ampere minus 3 ampere. Ang lalabas sa sagot ay 4 ampere. Okay? Okay, let us discuss source conversion. Ang source conversion ay isang proseso na nagpapadali ng isang solution sa circuit, lalo na sa halo-halong mga sources sa pamamagitan ng pagbabago ng mga voltage source to current source or vice versa. Ang pamamaraang ito ay ginagamit upang gawing simple ang mga komplikadong sirkuito. Okay? So, parang dito sa source conversion na to, itong voltage source na ito na nakasiris na resistance o resistor ay may equivalent na current source na nakaparallel na resistor. So, ang tawag mo dyan ay source conversion. So, vice versa, kung ganito naman ang format niya, pwede mo siyang ilipat sa ganitong format. Okay? So, kaya ginagamit ito para mas mapadali yung pagsosolve ng circuit diagram. Kunyari, kung mga given ay maraming current source tapos may voltage source. So, yung mga voltage source na ililipat natin sa current source para mas madaling masolve. O kaya naman, mas maraming voltage source na given tapos may given na current source. So, yung current source na ililipat natin sa voltage source para mas madali din siyang kompyuten. Okay? So, that's what you call source conversion.
So, para ma-convert mo yung voltage source to current source, gagamit ka lang ng Ohm's Law. So, para makuha mo yung equivalent na current source, gagamit ka ng formula na I is equal to E over R. Okay? So, yung voltage ito, divide mo sa R na to, yun yung magiging current source. And then, you copy the value of the resistor na nakaparallel sa kanya. Okay? So, kung ito naman, ililipat mo dito sa voltage source, gamit ka ulit ng Ohm's Law. Ang formula ng voltage is IR. So, yung current source mo, i-multiply mo dito kay resistor mo na nakaparallel, ang kalalabasan na na yung input voltage mo. Tapos, you copy the value of the resistor na nakaseries dito sa voltage. Okay? So, kapag voltage source, lagi nakaseries ang resistor. Tapos, kapag current source, nakaparallel yung resistor niya. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic na ito para maintindihan niyo kung paano ginagamit yung mga formula. So, sa problem number 1, convert the voltage source of the figure shown to a current source and calculate the current through the 4-ohm load for each source. So, dito, ang pinapahanap pa yung current na dumalay dito sa load resistance mo o load resistor mo, which is 4-ohm. Okay, so pinakoconvert niya itong part na ito sa current source. Okay, let's answer this problem. Itong voltage source na ito, tsaka resistor na nai-series sa kanya, i-convert natin sa current source. So, gagamit tayo ng Ohm's Law. So, para makuha natin yung value ng current source equivalent nito, i-divide natin itong value ng E na ito sa resistor na ito. So, magiging E over R. So, 6 over 2 ohm ang lalabas sa'yo doon ay 3 ampere. Tapos, kukopay mo yung value ng resistor na yan na nakaparallel dito sa current source na ito. Kaya ganito ang kinalabasan niya. Okay? So, para makompute natin yung current dito kay load resistor na ito, ang gagamitin natin ay CDR. Okay? CDR. Okay? Current divider rule. Para makompute natin yung IL. So, IL, pag kinamit natin current divider rule, ito yung magiging formula natin. IL is equal to RS, ito yun, times ng total current over the total resistance, which is RS plus RL. So, we substitute the data, that will give you 2 ohm times 3 ampere over 2 ohm plus 4 ohm. Ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 1 ampere. Okay? So, pwede din na makompute mo yung current dito na hindi ka gumagamit ng source conversion. Gagamit ka lang ng Ohm's Law. So, yung I na L na pangkukompute mo doon, ang formula ng gagamitin mo, di ba sabi natin, voltage over the resistance. So, yung resistance mo dyan, dalawa sila, so kukuhanin mo yun, bali RT ito. Okay? So, ang kalalabasan nun, ang formula ng current mo na dumaloy dito, that will be the total voltage over the total resistance kasi naka-series connection ito. So, pag series connection, isang current lang ang dumaloy sa sirkito niya. So, kaya ang naging formula, para makompute mo yun, ito. Okay? Total voltage over the total resistance, that is RS plus RL. So, that will give you 6 volts over 2 ohm plus 4 ohm. Ang sagot na lalabas sa'yo doon ay 1 ampere din. Okay? So, ito, pan-check lang. Kasi sabi sa problem, pinako-convert kasi sa'yo yung source na ito sa current source. So, kailangan natin sumunod. So, ito yung tamang sagot. Okay? Tamang solution. So, ito, parang pan-check. Kasi mas madaling compute-in kahit hindi ka nagsosource conversion, makukompute ko na yung current across dito, current through dito kay RL. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 1 ulit, reduce the network for the figure shown to a single current source and calculate the current through the RL. Okay, so ang hinahanap ay current na dumaloy dito sa load resistor mo na ito, which is 14 ohm. Okay, so ang baling pinagagawa sa atin, i-convert natin itong voltage source na ito sa current source, tapos i-simplify natin na maging isang current source siya, tapos compute natin yung current na dumaloy dito sa load resistor na ito. Okay? Okay, let's solve this problem. So, i-convert muna natin itong part na ito sa current source. So, gagamit tayo ng Ohm's Law. So, I is equal sa V
B over R. So 32 over 8 ang lalabas sa'yo doon ay per ampere. And then you copy the resistor na nakaparallel doon sa current source na yun. So ito yan. Okay? So ito yung equivalent na source conversion nito. Okay? Tapos copy mo na yung mga natirang circuit na yan. Ito yan. Okay? So kung mapapansin mo, yung current na ito ay patayo. Okay? Pataas. So, ibig sabihin, pareha silang upward. So, i-add mo yun. Okay? So, kaya siya naging, yung arrow ay pataas kasi from negative to positive. So, lumabas ka ng positive kaya yung arrow mo ay upward. Pero kapag kunyari positive to negative, dapat ang arrow mo ay pababa kasi negative ka lumabas sa terminal ng voltage na yun. Okay? So, since dito sa dalawang current source mo na to ay upward, i-add natin yun. So, magiging 10 ampere siya. Ito yun. Okay? Tapos, kailangan natin makompute yung current dito, di ba? So, tatlo silang resistor na natitira. So, para makagamit tayo ng CDR, kailangan ma-simplify natin itong dalawang resistor na ito. I-parallel natin siya para maging isa. At para maging matirang resistor ay dalawa na lang. So, ipaparallel mo si R1 tsaka si R2. Ang lalabas doon, ito yon. Pag pinarallel mo, 6 ohm. Okay? So, alam niyo yung formula doon. Yun yung formula na R total, okay, is equal sa R1, okay, R2, okay, all over R1 plus R2. Ayan. Okay? So, pag ginamit mo yung formula yan dito sa dalawang resistor na to, ang lalabas na sagot sa iyo ay 6 ohm. Okay? So, ito yan. Ayan. Okay? Tapos, gagamit tayo ng CDR. Okay? CDR. Current divider rule. Para makuha natin yung current na dumali dito sa load resistor mo. So, ang formula nun, ito, kalalabasan. So, yung IL mo is equal sa RS times the total current all over the total resistance, which is RS plus RL. So, we substitute the calculated data and the given data. Lalabas na sagot sa iyo doon ay 6 ohm times 10 ampere over 6 ohm plus 14 ohm, which will give you 60 ampere over 20. So, ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 3 ampere. Okay? Okay, there's a general rule na kailangan din natin sundin about current sources in series and voltage sources in parallel. So, kapag nakasinis ang connection mo, hindi pwedeng magkaiba yung current na dumadaloy doon. Kasi sabi natin, kapag series connection, isang current lang ang dumadaloy sa sirkito niya. So, hindi pwedeng iba yung current na dumadaloy dun sa bawat sa sirkito na yun. So, let us say 6 ampere yung dumadaloy dun, tapos paglabas doon, naging 7 ampere, mali yun. Okay? Ganun din sa voltage in parallel. So, let us say, may voltaic ka dito, which is, sabihin natin, ay 2 volts. Okay? Let us say, 2 volts yun. Ito. Let us say, 2 volts. Tapos, 4 volts ito. So, hindi rin pwede yan. Okay? Kasi, sabi natin, kapag voltage in parallel, dapat lahat ng voltaic sa bawat branch ay equal. So, mali din ito. So, yan yung mga rule na kailangan mong tandaan pag nagsasagot ka ng circuit diagram. Okay? Pag current, hindi pwedeng magkaiba yung current na dumadaloy sa series circuit mo. Kapag parallel naman, hindi pwedeng yung voltage source mo ay magkaiba kapag naka-parallel connection. Okay? Okay, let us discuss branch current analysis or branch current method. Ang branch current method ay isang pamamaraan ng pagtukoy ng boltahe o potential voltage sa pagitan ng load. Ang load ay mga point kung saan kumukonekta ang mga electrical components o sanga sa isang electrical circuit. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic na ito. So, sa problem number 1, determine the current on each branch using the branch current method. So, ang pinapahanap sa atin ay yung current dito sa bawat branch, dito sa circuit diagram na ito. Okay? Okay, bago natin masugutan yung problem,
kailangan lagyan muna natin yung circuit diagram ng assumption kung paano dadalo yung kuryente para magamit natin yung branch current method. So, ang branch current method, ikaw yung mag-assume kung paano dadalo yung kuryente sa bawat branch ng circuit na yan. Okay? So, since dito sa circuit diagram na to may tatlong voltage source, so sabi natin ang daloy ng kuryente ay from negative to positive, so i-assume natin na ang current, ang daloy ng kuryente dito sa branch na to ay pa-upward kasi lalabas tayo from negative to positive. Okay, so i-assume natin yun na I1 yun. Okay, so sa middle branch, so negative to positive din, so i-assume natin na ang daloy ng kuryente ay pa-upward din. Okay, so dito naman sa last branch o sa third branch, dahil negative to positive yung baterya mo, yung polarity niya, so i-assume natin ang daloy ng kuryente dito ay pagbaba. Okay, so okay lang kahit magkamali ka ng assumption ng daloy ng kuryente mo dito, ang makukuha mo lang sagot ay negative. Ibig sabihin, kapag nakakuha ka ng negative na sagot, sinasabi niya lang sa iyo yung assumption ng current mo doon sa branch na yon ay baliktad. Okay? Pero yung value o yung magnitude ay tama pa din. Okay? Okay, let's answer this problem. So, paano ba ginagamit si branch current method? So, kanina, sa circuit diagram, nag-assume na tayo ng mga daloy ng kuryente. So, ito yan. Okay? Yan. So, ang ruling lang sa branch current method, kapag yung rotation ay sumama sa direksyon ng current mo, negative. Kapag yung rotation naman ay sumalubong doon sa daloy ng kuryente, positive. Okay? So, dito muna tayo sa loop 1, dito sa may unang box na ito. So, assume natin na lahat ng clockwise rotation ay positive. So, at loop 1, magki-KVL tayo doon. So, ibig sabihin, magki-create sa voltage law. Dapat lahat ng equation mo ay naka-voltage. Okay? So, at loop 1, so, iikot yung kuryente mo ng pa-clockwise rotation. So, lalabas ka ng positive E1. Okay? Ito yan. So, positive E1. Tapos, sumama sa direksyon ng I1. So, ibig sabihin, yung voltahe dito kay R1 ay negative. So, minus I1 times ng R1. Okay? Tapos, sasalubong yung current ng I3 dun sa rotation nung inassume mo sa loop 1. So, ibig sabihin, plus I3 times ng R3. Okay? And then, lalabas ka ng negative E3. So, minus E3 is equals to 0. Okay? So, that is your equation para dito sa loop 1. So, we substitute the data. So, magiging 15 minus 4I1 plus 10I3 minus 20. Okay? Ito yan. So, we simplify the equation. Magiging negative 4I1 plus 10I3. 15 minus 20 is negative 5 is equal to 0. Okay? So, sa negative 5, tatranspose natin sa kabilang side. Ang lalabas na equation sa iyo ay ito. Negative 4I1 plus 10I3 is equal to 5. And that will be our equation 1. Okay? So, dito naman tayo sa loop 2. Nagki-KBL ulit tayo. So, i-assume din na lahat ng daloy ng kuryente dyan ay pa clockwise rotation. Okay? So, lalabas ka ng positive E3. Okay? So, ito yan. Tapos, sumama sa direksyon yung I3 mo sa loop mo. So, lalabas doon na negative. So, minus I3 times ng R3. Okay? Tapos, dadaloy na yung kuryente papunta rito. Sumama ka doon sa direksyon ng I2. So, minus I2 times ng R2. Okay? So, lalabas ka ng positive E2. So, ito yan. So, that will be our equation para sa loop 2. So, we substitute the data. Lalabas ka ng positive 20 minus 10I3 minus 5I2 plus 40. So, we simplify the equation. Magiging negative 5I2 minus 10I3, 20 plus 40 is 60. So, we transpose the positive 60 to the other side. Ang lalabas sa'yo doon ay negative 5I2 minus 10I3 is equal to negative 60. And this will be our equation 2. Okay? So, pwede ka pa ulit makagawa pa ng isang formula using the
KCL or the Kirchhoff's current law. So dito sa node na to, kung mapapansin mo, ang pumasok dyan si I2 at ang lumabas dyan si I1 at saka si I3. So ibig sabihin, sabi natin ang KCL, current in is equal to current out. So ang pumasok si I2 at ang lumabas doon si I1 at saka si I3. Kaya ang naging formula, I2 is equal to I1 plus I3. Okay, so that will be our equation 3. Okay, now we substitute equation 3 to equation 2. So isa-substitute natin itong equation na to dito sa equation 2 para ang matira sa equation ko ay I1 at saka I3. Kasi hindi mo pwedeng masolve yung equation 1 at saka equation 2 kapag inad mo, subtract mo itong equation 1 and 2 na to, ang lalabas sa iyo doon isang equation lang pero may tatlong unknown. Okay? So, kaya natin gagawin yun para ma-eliminate natin yung isang unknown, which is si I2. Parang matira na lang ay si I1 at saka si I3 hanggang makuha natin bawat isa sa kanila. Okay? So, isubstitute natin itong equation 3 sa equation 2. So, ito yung equation 2 mo, which is negative 5 by 2 minus 10 I3, so ito negative 60. So, isubstitute natin yung value ng I2 dun sa equation na ito. So, magiging negative 5 times I1 plus I3 minus 10 I3 is equal to negative 60. So, we distribute this term. So, lalabas dyan ay negative 5 by 1 minus 5 by 3 minus 10 I3 is equal to negative 60. So, ang lalabas na sagot sa'yo dyan, pag sinimplify natin ito, magiging negative 15 I3 ito. So, magiging equation mo ay negative 5 by 1 minus 15 I3 is equal to negative 60. And this will be our equation 4. Okay? So, ang gagawin natin, isusubtract natin itong equation 1 sa equation 4 para matanggal natin yung isang term at makakuha tayo ng isang term na nawawala. Okay? Bago natin gawin yun, kailangan i-multiply muna natin yung bawat equation na yun sa bawat value niya para matanggal natin yung isa. So, doon sa equation 1, i-multiply natin ng 5, tapos yung equation 4 mo naman, i-multiply natin ng 4. Kasi ang gusto natin matanggal ay itong I1 na to. So, i-multiply mo ng 5 yung buong term na to, tapos itong equation 4 mo naman, i-multiply natin ng 4 para matanggal natin si I1. So, magiging 5 times ng 4, that is negative 20 I1. So, 5 times ng 10, that will be positive 50 I3. 5 times 5, that is 25. Okay? So, 4 times 5, that is negative 20 I1. 4 times 15, that will be negative 60 I3 is equal to 4 times ng negative 60, that is negative 240. So, ito yung kinalabasan na. Okay? And then, isusubtract natin para makancel out itong I1 na to. Okay? So, subtract, masig-0 na to. So, lalabas dyan 50 minus minus ng negative 50 minus ng negative 60, lalabas tayo doon positive 110 I3. Okay? So, 25 minus ng negative 240, lalabas tayo doon ay 265. So, we divide both sides by 110. Makukuha mong equation doon ay I3 is equal to 265 over 110. Ang I3 mo ay equivalent sa 2.409 ampere. Okay? So, ang gagawin naman natin para makuha natin yung sumunod na term is substitute natin itong value ng I3 na nakuha natin sa equation 1. Okay? So, ito yan. So, negative 4I1 plus 10I3 is equal to 5. Okay? So, negative 4I1 plus 10 times the value na nakuha natin sa I3, which is 2.409 is equal to 5. So, lalabas na equation sa ito, negative 4I1 plus 24.091 is equal to 5. So, we transpose itong term na to sa kabilang side. Lalabas sa ito, negative 4I1 is equal to 5 minus 24.091. So, lalabas dyan, negative 4I1 is equal to negative 19.091. Okay? So, we divide both sides by negative 4. Lalabas sa ito, I1 is equal to negative 19.091 over negative 4. Ang lalabas sa sagot ay 4.773 ampere. Okay? So, since nakuha mo na si I1 at saka si I3, substitute mo itong dalawang value na ito na nakuha mo dito sa equation 3 para makuha mo naman si I2. So, si I2 is equal to I1 plus I3. Okay? So, I2 is equal to 4.773 plus 2.409. Lalabas na sagot ng I2 mo is 7.182 ampere. Okay? So,
So, ibig sabihin, ito yung tatlong current na pinapahanap sa iyo sa circuit na to. Ito yung mga current na dumalo sa bawat branch na yan. At itong method na to, ng pagsagot dito sa circuit na to, ang tawag mo dyan ay branch current method. Okay? Okay, let us discuss mesh analysis. Ang mesh analysis ay isang pamamaraan na ginagamit upang masolve ang mga current o daloy ng kuryente sa anumang parte o lugar sa electrical circuit mo. Okay, and that's what you call mesh analysis. Okay, let's have a problem para dito sa topic na ito para maintindihan ninyo kung paano ginagamit ang mesh analysis. So, ang gagamitin natin ay yung same circuit din kanina para makita nyo na kahit anong method dito sa topic na to ay pare-parehas lang yung sagot na makukuha mo. Magkakaiba lang sila ng way kung paano kinocompute. Okay? So, dito sa problem number 1, the same circuit pa din, ang gagamitin lang natin ay mesh analysis. Ang pinapahanap pa din ay yung current na dumaloy sa bawat branch na ito. Okay? Okay, para magamit mo yung mesh analysis, kailangan lagyan muna natin ng mga polarity ang resistor mo para masolve natin yung buong sirkuito. So, i-assume natin na ang daloy ng kuryente ay pa-clockwise rotation. So, lahat ng pa-clockwise rotation ay negative to positive. Okay? So, since in-assume natin na ang polarity ng kuryente ay negative to positive dahil ang resistor mo ay gumagamit ng kuryente, babalik na rin natin yung polarity doon. So, kunyari, huwag mo pakikialaman itong voltage kasi yung polarity niyan will stay as it is. Kasi yan yung polarity na ibinigay sa iyo. Ang magpapalit lang ng polarity ay yung resistor. So, dito lang sa theoretical kasi in actual, ang resistor wala naman talagang polarity. So, nilalagyan lang natin siya ng polarity dito para sa computation. Okay? So, since in-assume natin na ang daloy ng kuryente ay pa-clockwise rotation from negative to positive, so, ibig sabihin, magbabalik na rin mo yung polarity nun. Kung negative to positive ang rotation ng kuryente mo sa polarity ng input voltage mo, kalalabasan nun, kabaliktaran doon sa resistor. So, kung negative-positive siya, magiging positive-negative, tapos positive negative. Okay, so ganun din sa kabilang loop, magiging positive negative, positive negative. Okay, so ganyan muna yung unang mong gagawin bago tayo makagawa ng equation. Lalagyan mo muna ng polarity yung buong sirkuito mo para kapag nag-loop ka na, madali mo malalaman kung sino yung negative o positive dun sa term ng equation mo. Okay. Okay, let's answer this problem. So, kanina, nilagyan na natin ng polarity yung mga resistor natin. So, ito yun. So, mag-loop na tayo. So, gagamit tayo ng KBL sa loop 1. Okay, ito yun. At loop 1, mag-KBL tayo. O, so, lalabas tayo ng positive E1. Okay, so ito yun. Positive E1 minus, kasi lumabas ka ng negative terminal ng resistor, so magiging I1 times ng R1. Kaya, minus I1 times ng R1. So, pagdating dito, dalawang kuryente yung dumaloy dyan. Yung I1 mo, okay? Yung I1 mo, pag ganun, di ba? Yan. Tapos, yung I2 mo naman, pag ganito. Okay? So, since ang reference point mo ay si I1, kaya magiging I1 minus ng I2. Okay? So, kaya minus kasi lumabas ka ng negative terminal nung R3 mo. So, minus ng I1 minus ng I2 kasi dalawang current ang tumali dito, si I1 at saka si I2. Okay? Times ng resistor na yun, which is R3. And then, the daloy ng kuryente mo papunta dito, minus ng E3. This is equal to 0. Okay? So, we distribute the term. Ito. So, magiging E1 minus ng I1 R1 minus I1 R3. Tapos, negative times negative magiging positive. So, plus I2 R3 minus E3 is equal to 0. Okay? So, ito yung equation natin. Pare dyan sa loop 1. So, i-substitute natin yung mga given data sa equation na ito. Magiging 15 minus 4I1 minus 10I1 plus 10I2 minus 20 is equal to 0. So, you simplify,
the equation, negative 4i1 minus negative 10i1 magiging negative 14i1, and then plus 10i2, 15 minus 20 is negative 5, kaya minus 5 ito is equal to 0. Okay, we transpose negative 5 to the other side. Ang lalabas sa iyo ay negative 14i1 plus 10i2 is equal to 5. And that will be our equation 1. Okay? So, doon naman tayo sa loop 2. Okay? So, lalabas ako ng positive E3. Okay? Ito yan. Magki-KBL pa rin tayo. So, E3. Tapos, pagdating dito, lumabas ako ng negative terminal. Ito. Ito yan, ha? Ito ka natitingin. Kasi itong polarity na to para sa loop 1. Ito yung polarity na susundin mo sa loop 2. Okay? So, lumabas ka ng negative. So, sabi natin, ang dumali na kuryente dyan ay si I1 at saka si I2. Since, nasa loop 2 ka, ang reference current mo ay si I2, kaya magiging I2 minus I1. Okay? So, I2 minus I1 times ng R3. Okay? Tapos, dadali na yung kuryente papunta rito. Lalabas ka ng negative terminal ng R2. So, magiging I2 times ng R2. Okay? So, ito yan. Minus I2, R2. And then, lalabas ka ng positive E2. So, plus E2. Okay? So, we distribute this term. So, lalabas sa'yo dyan ay E3 minus ng I2, R3 plus I1, R3 minus I2, R2 plus E2 is equal to 0. So, this is our equation para sa loop 2. Okay? So, we substitute the data dito sa equation na to. Lalabas sa'yo dyan ay 20 minus ng 10 I2 plus 10i1 minus 5i2 plus 40 is equal to 0. So, kalalabas sa equation yan, pag sinimplify mo siya, magiging 10i1 negative 10i2 minus 5i2 ay negative 15i2. So, kaya 10i1 minus 15i2 and then 20 plus 40 is 60 is equal to 0. So, we transpose the positive 60 to the other side. Ang lalabas sa'yo doon, 10i1 minus 15i2 is equal to negative 60. And this will be our equation 2. Okay? Now, so, ang gagawin natin para makancel natin yung I2, so, imumultiply natin yung equation 1 ng 15 tapos yung equation 2 ng 10. Okay? So, ito yung equation 1 mo at saka equation 2 mo. So, para matanggal ito, imumultiply natin ng 15 itong term na to tapos itong second equation mo naman imumultiply natin ng 10 para matanggal natin, makancel out natin si I2. Okay? So, 15 times ng negative 14, lalabas sa iyo doon, negative 210i1. And then, 15 times ng 10, that will be 150i2. 15 times 5, that will give you an answer of 75. So, ito yan. Okay? Kapag dinistribute mo na yung 15 dyan sa equation 1. And then, si 10 times ng 10, lalabas sa iyo doon ay 100i1. And then, 10 times ng negative 15, that will give you negative 150i2. Okay? So, 10 times ng negative 60 will give you negative 600. So, ito yung equation na yan kapag didistribute mo itong 10 na to sa equation na ito. Okay? So, ang gagawin natin, i-add natin siya para makancel out ito, si I2. Okay? So, wala na siya. So, negative 210 plus 100, ang lalabas na sagot sa iyo doon ay negative 110i1. Okay? 75 plus negative 600, lalabas na sagot sa iyo doon ay negative 525. So, we divide both sides by negative 110. Ang lalabas na sagot sa iyo doon, I1 is equal to negative 525 over negative 110. Lalabas na sagot sa iyo doon ay 4.773 ampere. Okay? So, gagawin mo, itong equation na nakuha mong value ng I1 mo, isa-substitute natin sa equation 1. Okay? So, ito yan. Pwede din, isa-substitute mo dito sa equation 2. Parehas lang yung sagot na makukuha mo. So, dito, sa problem na ito, isin-substitute ko yung value ng I1 na nakuha ko sa equation 1. Okay? So, ito yung equation 1 natin, which is negative 14i1 plus 10i2 is equal to 5. So, isa-substitute the value na nakuha natin sa I1 doon sa equation na ito. Lalabas na sagot sa'yo na ay negative 14 times 4.773 plus 10i2 is equal to 5. So, lalabas na sagot doon, pag minultiply mo 14 sa value na ito, will give you a value of negative 666.822 plus 10i2 is equal to 5. So, we transpose 66.822 sa kabilang side. Ang lalabas sa'yo doon ay 10i2 is equal to 5 plus 66.822.
units. O kapag sinimplify mo yan, lalabas sa'yo doon 10i to is equal to 71.822. So we divide both sides by 10, ang lalabas sa'yo doon ay I2 is equal to 71.822 over 10, which will give you an answer of 7.182 ampere. Okay, so para makompute mo yung current dito sa middle branch, dahil dalawa yung formula mo din, may either be I1 minus I2 or I2 minus I1. So ang gagamitin natin yung I2 minus I1 para positive ang sagot. Kasi kahit i-minus mo din si I1 minus I2 doon, lalabas sa'yo negative, pero parehas lang yung magnitude. So ang gagamitin natin yung positive na. So I2 minus ng I1. So the current in the middle branch will be IMB, kaya MB yun, middle branch. Okay, so magiging I2 minus I1. Okay, so substitute mo yung calculated data mo, so magiging 7.182 minus 4.773. Ang middle, ang current mo sa middle branch will be 2.409 ampere. Kung mapapansin mo, itong tatlong current na yan, yan din yung current na na-compute mo sa branch current method. Ito yung I1 sa branch current method, ito naman yung I2 sa branch current method mo dun sa unang example. Ito, yung middle branch, yan yung equivalent na I3 sa branch current method mo. Okay. Diba dito I1 dito sa branch current method, tapos dito I2 naman, tapos dito I3. So si I1 mo sa branch current equals sa I1 ng mesh mo. Tapos yung I2 mo naman dito, yun naman yung current na I2 sa mesh mo din. Yung current dito na I3, ang equivalent nun sa mesh ay itong I middle branch mo, which is 2.409. Okay? So, dapat kahit anong method ang gamitin mo sa topic na to, pag sinolve mo yung circuit na yun, pare-parehas na yung sagot. Okay? So, ang tawag mo dito sa method na to, sa pagsasolve ng current sa bawat branch na ay mesh analysis. Okay? Okay, let us discuss super mesh. So, ang super mesh ay nag-occur kapag yung current source mo ay nasa pagitan ng dalawang essential meshes mo. So, ibig sabihin parang dito sa example na ito, itong current source nito ay nasa pagitan ng essential meshes mo. So, kapag nag-loop ka, yan, that will be I1 mo, okay? Yan. Tapos, nag-loop ka rin dito sa kabilang mesh na to, magiging I2 to. Okay. So, kung mapapansin mo, itong current source na to ay nasa pagitan ng dalawang essential meshes mo. Ang tawag dyan ay super mesh. Okay? So, hindi mo yung masasolve ng kahit anong method. Ang method lang ng way para masolve mo to ay super mesh. Okay? So, let's have this example para maintindihan mo paano sinosolve yung super mesh. So, sa problem number 1, using the mesh analysis, determine the current of the network shown. So, ito yan. Okay? So, pinapahanap sa atin dito si I1 at saka si I2. Okay? Okay, let's solve this problem. So, ito yung given circuit. So, maglalagay tayo ng loop sa bawat mesh na yan. So, at loop 1, that will be our I1. And then, at loop 2, that will be our I2. So, ang ginagawa, kapag current source, ino-open yung circuit na yan. Kapag voltage source naman, naka-shorted siya. So, katulad nito, current source siya. So, i-open mo yung source na yan. Okay? So, matitira na lang sa circuit mo ito. Okay? So, ang lalabas dyan, kapag nag-loop ka, okay? So, lalabas ka ng positive 20. Okay? So, sabi natin, pag in-assume mo na ang direction ng daloy ng kuryente may aqueous rotation na positive negative positive, so kabaliktaran yung magiging polarity ng resistor mo, kaya naging positive negative, positive negative, positive negative. Okay, so lalabas sa'yo doon positive 20, and then lalabas ka ng negative terminal ng resistor mo na R1, kaya magiging I1 times ng R1. Okay, kaya 6 times ng I1. Okay, tapos lalabas ka ng negative terminal ng R2. So, magiging I1 times ng R2.
2. So kaya magiging minus 4 I1. Okay? So pagdating dito, ang dumalo na kuryente na dito ay si I2 na. So lalabas ka ng negative terminal ng R3, so magiging I2 times ng R3, kaya minus ng I2 times ng R3, that is 2. Okay? 2 I2. So tapos lalabas ka ng negative positive terminal ng E2, so that will be positive term. Okay? So ang lalabas diyan, pag sinimplify mo yan, magiging negative 6 I1 minus 4 I1 magiging 10 I1. Okay? So 10 negative 10 I1. Okay, lagay natin dito. 10 I1. Okay? Tapos minus ng 2 I2. Okay? 2 I2. Tapos plus 32. Okay? Kasi 20 plus 12, that is 32. Okay? Is equal sa 0. Okay? So, itatranspose mo sa kabilang side itong dalawang term na to, magiging positive. Kaya naging 10i1 plus 2i2 is equal to 32. Okay? Tapos, mag-KCL ka. Okay? Para makuha natin yung mga variable na yun. Kasi, isang equation lang makukuha mo. Dalawang unknown. Sabi sa algebra, the number of unknown should be equal to the number of equation. So, maghahanap ka pa ng isang equation kasi dalawang unknown yung nawawala at isang equation pa lang ang nakukuha mo. So, ang susunod para makakuha ka ulit ng another equation, gagamit ka ng KCL o Kirchhoff's Current Law. So, kung mapapansin mo dito sa diagram na to, sa node na to, okay, pumasok dyan si I1. At ang lumabas doon si I at saka si I2. Okay? Ito si I tapos ito si I2. Yun yung direction nun. Okay? So, yan si I1. Okay? So, kaya magiging equation mo I1 is equal to I plus I2. Kasi ang pumasok sa node na yun si I1 at ang lumabas doon si I at saka si I2. Okay? Now, pwede kang gumamit ng ano, ng Cramer's rule. Kung ayaw mo naman ng Cramer's rule, pwede ka rin gumamit ng ano, na elimination by substitution. It's up to you kung anong gusto mong gamitin. Okay? So, katulad nito, transpose mo si I2 sa kabilang side, magiging I1 minus I2 is equal to I. Ang I mo is equal sa 4, kaya ito yung equation niya. Okay? So, ito yung equation 1 mo, tapos ito yung equation 2 mo. Okay? So, pwede kang gumamit ng Cramer's rule. Okay? Ito yun. Ganito yun. Pag Cramer's rule ang gagamitin mo. Yan. Ganyan siya. So, kunyari, ang gusto mong hanapin ay si I1. Itong term na to, yung constant term mo, ililipat mo dito. Okay? Kaya magiging 32, 4, tapos 2, 1, negative 1. So, ito yung term na yun. Okay? So, kapag itong hinanap mo, itong constant term na to, ililipat mo dito. Tapos, siya na magiging buong determinants doon. Kapag I2 naman ang hinanap mo, siya na itong constant term na to, ang ipapatong mo dito. Ang magiging determinants mo doon, 10, 1, tapos 32, 4, kapag I2 ang hinanap mo. Okay? So, ang gusto natin hanapin, si I1, so, itong 32, 4 na to na constant term, ililipat natin dito sa determinant na to, kaya magiging 32, 4, tapos 2, negative 1. Okay? Tapos, over, itong term na to. Okay? So, magiging 10, 1, tapos 2, negative 1. Okay? So, mas madali ito kasi mas mabilis computin. Hindi mo na kailangan mag-elimination by substitution o elimination by subtraction o addition. So, ito yan. Pwede naman yun. Pero, mas maigi ito kasi kapag marami ka ng sinosolve, mas madaling gamitin yung Cramer's rule. Okay? So, ang gagawin mo, pag nakuha mo ni determinants niya, so, pinaliwanag ko na sa inyo paano naging ganito yung equation niya. Okay? So, since si I1 ang hinahanap natin, so, pag-multiply ganito, mauuna mo na to. 32 times ng negative 1. Okay? 32 times ng negative 1. Okay? So, plus yan. Minus nitong term naman na to. Okay? 4 times 2. Okay? Ganun din sa kabila. 10 times negative 1, so positive yun, minus nitong 1 times 2. Okay? So, ang lalabas sa'yo doon, negative 32 minus ng 6, that is negative 40. Okay? Tapos, 10 times
negative 1, that is negative 10, minus ng negative 2, magiging negative 12, kaya 40 over 12 to kasi na-cancel out yung negative na yun. So, 40, negative 40 over negative 12, which will give you an answer of 3.33 ampere. Okay? So, since ako mo na si I1, balik ka ulit dito sa equation na nakuha mo dito, yan, para makuha mo si I2. So, magiging formula ng I2 mo will be I1 minus ng I pag tinranspose mo si I sa kabila. So, ito yan. I2 is equal to I1 minus I. So, substitute mo yung calculated data sa given data. Lalabas sa'yo doon ay 3.33 ampere minus 4 ampere is equal to negative 0.67 ampere. Okay? So, ibig sabihin, nakakuha ka ng negative na sagot. Ang dali ng kuryente dito ay hindi pa ganun. Okay? Ibig sabihin, ang dali ng kuryente dito pala ay pa ganun. Okay? So, ang tawang dali ng kuryente dahil si I1 nakuha mo positive. So, pag ganyan si I1 mo, si I2 mo papunta dito. Ayan. Papasok dyan. Okay? So, ang tawag mo dyan ay super mesh. Okay? Okay, let us discuss nodal analysis. Ang nodal analysis ay isang pamamaraan ng pagtukoy ng voltahe o potential difference sa pagitan ng node. Ang node ay mga points kung saan kumukonekta ang mga electrical component mo sa isang electrical circuit. Okay? So, that's what you call nodal analysis. So, let's have an example para dito sa topic na ito. Ang gagamitin nating circuit ulit ay yung circuit na ginamit natin sa branch at saka sa mesh. Gagamitin lang natin sa pagsagot ng circuit na ito ay nodal analysis para mapakita sa inyo na kahit anong method ay pare-pares lang yung sagot na makukuha mong sagot. Okay? So, dito sa circuit diagram na ito, pinapakuha pa rin yung current na dumalo sa bawat branch na ang gamit na solution ay nodal analysis. Okay? So, para magamit mo si nodal analysis, kailangan malaman mo muna kung ilan yung node doon sa circuit mo na yon. Kasi sa kanya manggagaling lahat yung kuryente. So, kung mapapansin mo, dito sa circuit na to, isa lang ang node niya. Okay? Okay. So, sabihin natin, tatlo yung node. O, yan. Kasi tatlo yung connection na nakakonekta. So, isang node para dito sa branch na to, isang node para sa branch na to, isang node para sa... Pero, kung mapapansin mo, itong node na to ay konektado dito sa node na to. Okay? At itong node din na to ay nakakonekta dito sa node na to. So, lumalabas na ang node mo dito sa circuit diagram na to ay isa lang. Okay? Isa lang. Ito lang. Siya lang. So, ibig sabihin, i-assume natin na sa kanya lahat manggagaling yung kuryente. So, ibig sabihin, let us say, meron dyan voltahe. And we will assume that the voltage is VA. Okay? Ayan. So, sa node na yun, siya magsusupply ng kuryente sa buong sirkito. Okay? So, VA. Tapos, sa kanya lahat manggagaling yung kuryente. So, ibig sabihin, may dadaloy dyan na current para kay I1. Okay? Tapos, may current na dadaloy para kay I3. Okay? Tapos, may current na dadaloy para kay I2. Okay? I2. Yan. So, ganyan ang gagawin mo kapag gagamit ka ng nodal analysis. Titingnan mo muna kung ilang node yung nasa diagram mo, tapos lahat ng kuryente manggagaling sa kanya. So, katulad dito, sa circuit diagram to, isang node lang siya. So, let us say that will be your RBA, tapos lahat ng kuryente manggagaling sa kanya. Okay? Okay, let's answer this problem. So, kanina, sa diagram, nalagay na natin yung mga variable. So, sabi natin, isang node lang itong circuit na ito. So, let us say, that will be R, B, A. Okay. Tapos, may dadaloy na I1 dito. Okay. Nagaling dito sa node na to. Okay, yan si I1. Tapos, ito si I3. Okay. Tapos, ito naman si I2. I2. Okay. So, para makumput mo, paano mabuo mo yung equation mo dito sa nodal analysis, ganito yon. So, dito muna tayo sa unang branch. So,
voltage nito, dahil may voltage source dito, so voltage nito minus yung voltage nito over nung resistor R1 mo, yun yung equivalent na current na dumaloy dito sa branch na to. Kaya BA, okay, minus, kaya siya minus kasi lumabas ka sa negative terminal ng boltahe pagpasok ng kuryente dito. Kaya BA minus ng E1. Okay? BA minus ng E1 over R1. So, yan. Yung equation na yan. Yan si I1. Okay? Yan. Yan yung equation ni I1. Ito. Okay? So, plus. Laging plus yan. Plus, BA. Tapos, lumabas ka ulit sa negative terminal ng E3. Kaya BA minus ng E3 over ng I3. Okay? So, ito na mga equation na yan. Yan si I3. Okay? I. Teka lang. Yan. I3. Okay? Tapos, dito na tayo sa last branch. So, BA, lumabas ako ng positive terminal. Pagdaloy ng kuryente dito, BA plus E2 over ng R2 is equal to 0. So, itong equation na to, yan si I2. Okay? Sa lahat ng method, ito ang pinakamadali, synodal analysis. Okay? So, gagawin natin, i-distribute natin yung bawat term para mas mabilis natin makompute. So, BA over R1 minus E1 over R1 plus BA over R3 minus E3 over R3 plus BA over R2 plus E2 over R2 is equal to 0. Okay? So, lahat ng variable na magkakaparehas, ilipat natin sa kabilang term at maiiwan yung may mga BA na term dito sa left side. So, magiging BA over R1 plus BA over R3 plus BA over R2 is equal to, pag nilipat mo sa kabila yan, magiging positive E1 over R1 plus E3 over R3 minus E2 over R2. Okay? So, ang common term dito, si BA. So, ipapactor out natin si BA. Kaya BA times ang 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 is equal to E1 over R1 plus E3 over R3 minus E2 over R2. So, we divide both sides nitong buong term na to para makuha natin si BA. So, ito yan. Okay? So, magiging E1 over R1 plus E3 over R3 minus E2 over R2 over itong buong term na to, which is 1 over R1 plus 1 over R3 plus 1 over R2. So, we substitute the data. Okay? So, magiging 15 over 4 plus 20 over 10 minus 40 over 5 over 1 over 4 plus 1 over 10 plus 1 over 5. So, kapag sinimplify mo itong nandito sa numerator mo, ang lalabas doon ay 3.75. Okay, 15 over 4 is 3.75. 20 over 10, that is 2. And then 40 over 5, that is 8. So, kaya lalabas doon 3.75 plus 2 minus 8. 1 over 4, that is 0.25. 1 over 10, that is 0.1. And then 1 over 5 is 0.2. So, ang lalabas doon, 0.25 plus 0.1 plus 0.2. So, pag sinimplify mo tong equation na ito, o in-evaluate mo itong mga value na ito, ang lalabas sa'yo dyan ay negative 2.25 over 0.55, which will give you an answer of BA is equal to negative 4.091 volts. Okay? So, ibig sabihin, the voltage across this, voltage dito sa node na ito ay negative 4.091 volts. So, para makuha natin si I1, sabi natin, this is the equation para kay I1, ito naman equation para kay I2, tapos ito naman yung equation para kay I3. So, si I1, that is BA minus E1 over R1. So, BA minus E1 over R1. So, we substitute the data, that is negative 4.091 minus 15 over 4. So, ang lalabas ay doon, negative 4.773 ampere. Okay? Tapos, dito naman sa I2, ito yon, BA plus E2 over R2 ang equation mo doon. Okay? So, kaya BA plus E2 over R2, we substitute the data, that is negative 4.091 plus 40 over 5. Ang sagot na lalabas sa'yo doon ay 7.182 ampere. Okay? So, para naman makompute mo si I3, ito yung equation na yan. So, I3 is equal sa BA minus E3 over R3. So, substitute yung data, that will be negative 4.091 minus 20 over 10. So, ang lalabas na sagot sa'yo doon ay negative 2.409. Okay? So, kung mapapasin mo, dalawa yung negative na sagot. Ibig sabihin, yung I2 mo, tama yung direction niya.
eh, pag ganyan. Si I3 hindi pababa. Ibig sabihin pala, ang daloy ng kuryente dyan ay pa-upward. At ganun din kay I1 dahil negative yung nakuha mo sagot. So, ibig sabihin pa-upward din siya. Okay? So, kung mapapansin mo, yan din yung mga value na nakuha mong sagot kay mesh at saka kay branch. Okay? So, ang tawag mo dito sa method na to sa pag-compute dun sa circuit na yan ay nodal analysis. Okay? So, kung mapapansin mo, mas madali, mas maiksi yung solution. Okay? Okay, let us discuss supernode. Ang supernode, when a voltage source comes in between two non-reference nodes, then these two non-reference nodes and the voltage source form a supernode. And we take this supernode as single node and apply KCL and KBL to solve the circuit. Ang ibig sabihin lang nun, para magamit mo si supernode, kapag nasa pagitan yung voltahe ng dalawang node voltages. So, katulad nito, may node voltage kanyan kay B1, tapos may node ka rin dito para kay B2. Nasa pagitan ng dalawang node voltages na yan, yung input voltage na to, which is 12 volts. So, hindi mo yan masasolve ng kahit anong method. Ang way lang para masolve mo yan ay supernode. Okay? So, let's have this example para maintindihan mo paano ginagamit si supernode. So, sa problem number 1, determine the nodal voltage as B1 and B2 of the figure shown using the concept of supernode. So, hanapin daw natin si B1 at saka si B2. At saka, kumpitin na rin natin yung current na dumali kay R1, kay R2, at saka kay R3 para kompleto na. Okay? Okay, let's answer this problem. So, bago natin sagutan itong problem na ito, kailangan mailagay muna natin yung mga variables sa circuit niya. So, sabi natin, dito sa circuit diagram na ito, dalawang node nito. Isa dito, okay, at saka isa dito. So, kasi itong node na ito nakakonekta dito sa node na ito, tapos itong node na ito nakakonekta dun sa node na yun. So, lumalabas, ang node lang dito sa circuit diagram na ito ay dalawa. Okay, so node 1 at saka node 2. Okay. So, sabi natin, lahat ng kuryente magagaling kay sa node. Okay? So, kaya dito, meron kang I1 na magagaling dito sa B1 na to. So, yan yung I1 mo. Okay? So, ito yun. Tapos, meron ka rin kare na magagaling kay node 2. Ito naman si I2 mo. Yan. Kaya may I2 dun. Tapos, si I3. Yung current na dumali dito sa circuit ay sa input voltage na ito. So, yun si I3, okay, lumabas kay B1, tapos yun yung pumasok kay B2 pagdating dito. Okay? So, kapag gumagamit ka ng supernode, lahat ng voltage ay sinushort. Diba kanina sa super mesh, lahat ng current naman ay ino-open circuit. So, dito, dahil voltage source yung given, isushort mo siya. Okay? So, shorted na yan. So, ito yung circuit na gagamitin natin para mabuo natin yung equation. Okay? So, let's answer this problem. So, ang una natin gagawin ay mag-KCL muna tayo. Okay? KCL. So, current in is equal to current out. So, dito sa node na to, okay, kung mapapansin mo, ang pumasok dyan si 6. Okay? At saka ang pumasok din dyan si I3, ito pag makikita mo dito, dadala yon. So 6 plus I3, okay, so is equal sa mga lumabas sa node, si I1, si I2, si 4, okay, yan yung mga lumabas dun sa mga node na to, kasi itong node na to pag pinagdugtong mo yan, doon mo makikita kung sino yung mga lumabas at pumasok. So ang pumasok dyan si 6 at saka si I3, ito doon sa node na to. Tapos ang lumabas dyan sa node na yan, si I1, si I2, si 4, at saka si I3. So, kaya ang kinalabasan ng equation mo, 6 plus I3, yan yung pumasok, itong 6 na to, at saka itong I3 na to doon sa node na to. Kasi itong node na to, ikukonekta mo doon, magiging isang node na lang sila para makita mo. So, 6 plus I3 is equal to, ang lumabas doon si I1, si I2, at saka si 4. Kaya I1 plus I2 plus 4, tsaka yung pumasok na I3 din doon sa node na yun. So, that is plus I3. So, matatanggal na yung I3 na yan. Okay? So, ang kalalabasan yan, I1 plus I2, tapos itong 4 na ito, i-transpose mo sa kabila, magiging 6 minus 4. So, ang lalabas doon, 2 ampere. So, ibig sabihin, ang equation na lalabas sa'yo, I1 plus I2 is equal to 2 ampere. Okay? So,
Gawa naman tayo ng equation para sa nodal analysis. So voltage across dito sa node na voltage dito sa node na to, para makuha mo yung current na I1, that is V1 over R1. So ito yun, okay? Tapos V2 over R2, so yan naman yung current na I2, which is equal to 2 ampere. Okay? So we substitute the data, V1 over 4. Okay, kasi R1 mo ay 4, tapos B2 over R2, that is 2. So B2 over 2 is equal to 2 ampere. Okay, ito yung equation na yun, yung kanina. Ito yan, yung nakuha natin kanina. Yan. So 1 port, that is 0.25. Okay, 1 over 2, that is 0.5. Okay, kaya naging 0.25 B1 plus 0.5 B2 is equal to 2. Okay. Tapos, yung voltahe dito, okay, dyan, sa point na to, diba ang input voltage mo ay 12. So, ibig sabihin, i-assume natin na B1 minus B2 is equal sa 12. Okay? So, ito yan, B1 minus B2 is equal to 12. Okay? So, para makompute natin, si B2, isa-substitute natin yung equation na to, yung equation 2. Okay? So, ito si equation 2, ito si equation 1. I-assume natin na itranspose natin sa kabilang side si B2, ang lalabas sa'yo doon, B1 is equal to B2 plus 12. Okay? So, i-substitute mo yan, itong equation na to, dito sa first equation. So, magiging 0.25 times B2 plus 12. Okay? Kasi yun yung equivalent ng B1 mo. Plus 0.5 B2 is equal to 2. So, ang lalabas sa sagot sa'yo doon, 0.75 B2, kasi dito 0.25 B2 plus 0.5 B2, that will give you 0.75 B2, okay? 0.25 times ng 12, ang sagot na lalabas sa'yo doon ay 3. So, kaya magiging yung 3 na yung transpose mo sa kabila, magiging 2 minus 3, okay? So, ibig sabihin, ang lalabas na sagot sa'yo doon, 0.75 B2 is equal to negative 1. And then, you divide both sides by 0.75 para makuha natin si B2. Kaya, ang B2 mo lalabas, negative 1 over 0.75, ang sagot doon ay negative 1.333 volts. Okay? So, since nakuha na natin si B2, makukuha na natin si B1 kapag sinubstitute natin itong value na to sa equation na ito. Okay? B1 is equal to B2 plus 12. So, ito yan. So, substitute the calculated data dun sa equation na yan. Lalabas dun ay negative 1.333 volts plus 12, which will give you an answer of 10.667 volts. Okay? So, para naman makakuha natin si I1, si I2, at saka si I3, sabi natin ang I1 mo, that is B1 over R1. So, kaya B1 over R1. So, ang B1 mo, okay, ito yan, B1, that is positive 10.667 over the value ng R1 mo, that is 4. So, ang current na dumaloy dito sa branch na to ay 2.667 ampere. Okay? So, si I2 naman, ang formula, B2 over R2. So, B2 over R2. Kaya, negative, okay, 1.333 volts over 2. O, ang lalabas sa'yo doon ay negative 0.667 ampere. So, ibig sabihin, yung assumption dito ng current na pababa, dahil pala ang daloy niyan ay pataas. Okay? Kaya, dito makikita mo pa-upward siya. Okay? So, ito pa-downward kasi positive yung nakuha mo sagot. So, ibig sabihin yung daloy ng kuryente in-assume mo doon na I1 ay tama, pababa. Okay? So, si I3 naman, that is, yung current lumaloy dito, which is dito sa loop na ito, that is B1 minus B2 over ng resistor na I3. So, B1 minus B2 over 10 ohms. So, that is 10.667 volts minus negative 1.33 volts over 10 ohms. So, that will give you 12 volts over 10. Okay? So, ang lalabas doon ay 1.2 ampere. So, ibig sabihin ang daloy ng kuryente doon ay tama. Pag ganun. Okay? And that's what you call supernode. Okay? Okay, let us discuss Y to delta and delta Y conversion. Ang Y to delta tsaka delta to Y conversion ay ginagamit para ma-simplify yung sirkuito mo. Kasi may mga circuit na hindi mo basta-basta makompute ng series parallel. So, ginagamitan minsan yun ng Y to delta o delta to Y para mas madali siyang ma-compute. Okay? So, ito yung Y
connection ng mga resistor, tapos ito naman yung delta connection ng mga resistor. So si Y kaparehas lang ng T, okay? At si delta ay kaparehas lang ng pi, okay? So kasi pag binuklat mo yan, ito yung kalalabas ang equation, kalalabas ang circuit ng delta mo. Pag binuklat mo rin to, ito yung kalalabas ang equation ng Y mo, okay? So kaya siya tinawag na Y to delta o delta to Y conversion. So paano mag-convert ng ganun, okay? So parang ganito para mas maintindihan mo na mas madali. Let us say may binigay na circuit sa yung ganito. Ganyan. Let us say ganyan. Tapos may resistor sa gitna. Ayan. Tapos lagyan pa natin na isang resistor dyan. Tsaka isang resistor dito. Ayan. Kanyari ganyan yung circuit. Hindi mo yan basta-basta masosolve ng series parallel connection lang sa resistor. Ito, kung mapapansin mo ito, naka-delta connection. Okay? O kaya, ito din sa baba, naka-delta connection. Pwedeng gawin mo, gagamit ka ng Y to delta transformation para masolve mo itong circuit na to. So, ang kalalabasan niya, pag kinonvert mo kunyari itong ibabaw ng Y, ang kalalabasan niya magiging ganito. Okay? So, ayan. Wait lang. Ayaw niya mag-uhit. Ayan. Okay. Tapos ito. Tapos ito. Ayan. So, dali na. Itong delta na to, kinonvert mo sa Y. So, pag convert mo sa Y, ito yung kalalabas ang equation niya, circuit niya. Tapos, itong circuit na to dito sa baba, kukopay mo lang. So, makikita mo, isi-series mo lang to, tapos isi-series mo to, tapos isi-parallel mo, tapos isi-series mo, makukumpute mo na yung total resistance niya. So, itong ginagamit yung Y to delta at saka delta to Y. Kasi, dito sa circuit na to, hindi mo basta-basta siya makukuha yung series parallel connection nito. Okay? So, that's how you're going to use itong conversion na ito kapag binigyan ka ng mga ganyang komplikadong sirkuito. Okay? So, these are the formula that you're going to use kapag magko-convert ka ng delta to Y at saka Y to delta. So, ito, ang formula ang gagamitin mo kapag delta to Y. Ibig sabihin, galing ka ng delta, i-convert mo yung delta connection na yun sa Y connection. So, ito yan. Okay? R1, R2, R3 formula. Okay? Tapos, ito namang formula na to ginagamit kapag yung Y connection mo, i-convert mo sa delta. Okay? So, these are the formula that you're going to use para dito sa topic na ito. Okay? Okay, let's have an example. So, sa problem number 1, convert the delta of the figure shown to Y. So, itong delta connection ng mga resistor na ito, pinako-convert sa atin sa Y. So, always make sure kung paano yung ayos kasi para malaman mo kung paano yung tamang paggamit ng formula. Kasi kapag nagkabalibaliktad yung value ng mga resistor mo, magkakamali din yung mga sagot mo doon sa formula ang gagamitin mo. So, si RA, ito yon, si RB, ito yon, si RC, ito yon. Okay? So, ang RA mo is 30, and then RB mo is 20, and then si RC mo is 10 ohm. Okay? So, pinako-convert itong delta connection na to sa Y connection. So, balik lang tayo dito. So, para hindi ka malito, kasi yung sa mga formula, kapag nagkamali ka lang ng variable dun sa formula, mali na lahat yung sagot. So, kailangan, tignan mo yung ayos. So, ito yung ayos kapag naka-delta. So, RA mo nandito sa part na to, si RB mo nandito sa part na to, si RC mo nandito sa part na to. Tapos, si pag kinonvert mo yung delta na yan, sa Y, ang R3 mo ay nasa pagitan ng RA at saka RB mo. Tapos, si R1 mo naman ay nasa pagitan naman ng RC mo at saka ng RB mo. Tapos, si R2 mo naman nasa pagitan ng RA mo at saka RC. Okay? So, ito yung dapat mong tandaan para hindi ka malito. So, kapag pinatayo yung triangle, di itayo mo lang siyang pagganon, ganun pa rin yung magiging ayos niya. Okay?
So let's answer this problem. So pinako-convert itong delta connection na to sa y. So we're going to use the formula na binigay kanina, which is delta to y. So para makuha natin si R1, si R2 at saka si R3. So these are the formula. Para makuha natin si R1, that is RB times ang RC over RA plus RB plus RC. So we substitute the data. That will give you 20 times ng 10 over 30 plus 20 plus 10, and that will give you 200 over 60, which is 3 1/3 ohm, or that is 3.3333 ohms. Okay, so para naman makuha mo si R2, that is RA times ng RC over RA plus RB plus RC. So we substitute the data. That will give you 30 times ng 10 over RA plus RB plus RC. Ang nakuha natin kanina doon, that is 60. Kaya 60 na to. So that will give you 300 ohm over 60, which will give you an answer of 5 ohm. Okay? Tapos si R3, a formula, RA times ang RB over RA plus RB plus RC. That will give you an answer of 20 times 30 over 60. That will give you 600 ohm over 60. That will give you 10 ohm. Okay? So, equivalent yan, kung mapapansin mo, ganito yung drawing kanina, di ba? Ayan, dito. Ayan. Ayan. So, ito si R3. Okay? Tapos, ito si R1. Okay? So, ito si R2. So, ganun mo ilalagay dapat yung data na nakuha mo dito sa circuit na ito. Okay? And that's what you call delta to Y and Y to delta conversion. So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Keep safe. And God bless. So, until next time. Bye-bye.